Hello guys, as I promised guys, sa post ko sa anxiety page, di ba sinabi ko po na magla-live, maggagawa ko ng video kung paano nga ba o anong dahilan nga ba natitrigger yung mga anxiety natin kahit hindi na masyado nagpaparamdam sa atin yung si anxiety, pero bumabalik-balik pa din guys. Okay, kasi powerful yung utak natin guys, di ba? Powerful, di ba? Ikaw, powerful din yung utak mo, diba? Mga dahilan guys, isang dahilan, pinaka-worst na dahilan guys is ano? Yung balita, mga worst na balita, masamang balita, yan, first yan nakaka-trigger sa atin guys. Una is ano, yung balita na may namamatay, diba? Kung pag inisip natin, nakarinig tayo ng balita, lalo na pagkaibigan natin, mga relatives natin, mga kilala, tapos namatay na walang sakit, di ba? Inisip din natin, ano kayo yung sakit ng kaibigan ko, or kamag-anak ko, or kakilala ko, masin-masin, di ba? Ang lakas-lakas naman, di nag-overthink na tayo guys, na makukumpara natin yung sarili natin sa kanyang, na may sakit ako ganito. Bakit yung ano ko, baka ito yung dahilan na ikinamamatay niya, diba? Yun guys, yung mga ano sa nakatrigger sa atin guys. Kasi yung utak natin na may anxiety sa ano guys, malakas gumana sa sasakyan pa, ang lakas tumakbo dito pang iba sa atin, ando na sa ano yun, nag-overthink na tayo guys kasi powerful yung utak natin guys, diba? Pag alam natin yung hindi natin alam yung kinamatay niya, mag-aano tayo, mag-marites tayo sa ano, kaibigan natin yun, i-chat natin, ano kung kinamatay niya, sakit sa puso, ano? Sakit sa puso, kumikilot yung puso ko, baka yun din ang sakit ko, yun, nag-think na tayo guys, na iisip natin yung mga negative, then pumapasok na yung ano, pumapasok yun si stress guys, si stress, yung kalaban natin, stress. Kung pumapasok kayong stress sa atin katawan guys, yun nag-obisa na yung mag-anong mga organs natin sa loob, lalo na yung puso natin, palpitation yun guys, palpitive yung dugo natin kahit hindi tayo high blood, tumataas yung pressure natin kasi ano, nagkakinakabahan tayo, yun ano, nag-overthink tayo, ang stress, isa din yan sa nakakataas ng dugo, nakaka-trigger ng anxiety. Yan. Hindi ko naman dinideny guys, yun, tumataas talaga yung dugo ko guys. Last day, nagpa-BP ako is ano, 130 over 90 yung dugo ko last. Mga 2 days na, 2 days. Nagpa-check ako ng BP ko, 130 over 90. Ganyan talagang BP ko guys, na kinakambahan ako guys pag lumalampas na ano, 150 over 100, 140 over 100 kasi umabot yung dugo ko ng ganyan guys. Pag ano, sinisikmura ako, feel ko ang sikit ng dibdib ko, wala ano kaya ito, mamatay na siguro ako. Ganyan mga negative ano guys, isa yun yung dahilan guys is ano, yung mga balita na nakaka-trigger sa atin yung mga kamatayan kasi takot tayo mamatay, diba? Isa din yan guys, naisip nyo din ba guys na takot tayo mamatay? Yan ang isang nakaka-trigger sa atin, mga worst na balita, mga masasamang balita, mga patay, mga sakit, yes, ganyan. Isa din guys yung sakit, diba? Kasi una is patay, kamatayan, isa sakit. Hindi pag sumunod yung nagkakasakit yung isang tao, halimbawa yung kabigyan natin, makukumpara natin yung sakit natin sa kanya, di ba? Kasi anxiety tayo guys, parang lahat ng sakit is nandito sa atin, di ba? Di ba? Di ba feel natin yung lahat ng sakit nasa katawan natin, kahit kunting sakit lang, kahit kunting pero pa nito na baka ano po, baka malala na itong sakit, kailangan ko mapag-check up sa loob ko, diba? Umuabot tayo sa mga ganyan, mga ganyan. So guys, totoo,
kahit konting sakit lang, pag iniisip natin, mas lalong lumalala yung anxiety na tao katulad ko. Kasi kahit konting sakit lang sa akin, guys, pag iniisip ko talaga na ano itong, nalala talaga siya, guys, promise. No, di ba? Mas lumala siya. Magka-problema na tayo. Magpapanik na tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Baka malala pa yung malala na yung sakit natin. Isa rin, guys, yung ano, yung pagkain. Pag may hyperacidity tayo or acid reflux, guys, pagkain, guys, ano, yung na-trigger sa atin, guys. Sa akin, guys, kumakain ako ng bawal, guys, pero may gamot ako na ano, pag feel ko na ano, feel ko na umatake na si acid, guys. Umiinom ako agad kasi natapot ako, parang hindi ako makainom. Sakit dito, parang may buwabara. Sumasakit na yung mga, basta alam nyo kung may acid kayo, anong, alam nyo yung sintomas niya sa yung katawan, guys. Diba? Hindi tayo mapakali, napakaling na tayo. Yun, pagkain, tapos inumin, ganyan. Ano pa yung ano, ang nakatrigger sa atin, guys? Aside sa pagkain, kamatayan, then mga balita na masasama. Balita na masasama. Kasi yun lang ang nakatrigger sa atin, guys. Kamatayan, yung mga balita na masasama. Tapos pagkain, kung sobrahan ng pagkain, then negative na iniisip, guys. Yun, sobrang trigger sa atin, guys. Pag na ano yun, pag na-stress na ako, guys, hindi na ako makaano, bibili ako ng ano, stress tab. Yun, inom ko, hindi naman, ano, everyday, inom ko lang siya pag feel ko hindi ako makatulog, yung parang lutang ako pag natutulog, parang gising yung diwa mo. Iinom ko yun, guys. Ano, stress tab. Tapos yung sa acid ko, guys, is ano, yung mumurahin lang yung 2 pesos lang ata yun. Sinasanay ko yung sarili ko ng ganun kasi ang ano ko kasi, guys, is umiprasol. Umiprasol yung nasa bag ko palagi, umiprasol pag umatake yung acid reflux ko. Yung grabe na, hindi naman ano sa tag ko to pesos na naman sa acid na tablet, yung umiprasol ginagamit ko. Yung isa pa is ano, yung kulang ka sa tulog, parang lutang ka, nahihilo, tapos ano, yung iniisip mo na high blood ka, anemic, ganun, parang yung kalaban natin yung guys, yung isipan natin at saka takot, yun talaga, di ba, takot, tapos ano, mga balita, grabe talaga yung pagsira ni anxiety sa ating katawan. Nakakapayat, tapos ano, nakaka-stress, nakaka-depress, lahat. Takot na tayo sa ano, mga ginagawa natin dati. Takot tayong bumiyahe, takot tayong mag-apply ng trabaho, takot tayong mag-abroad ulit, takot tayong magandang buhay, pagkakalabino sa maraming tao kasi parang hindi tayo makahinga. Or baka iniisip natin baka makahinga tayo din sa ano, or tumaas yung presyo natin. Yun, guys. Ako, guys, ano yung dugo ko, yung problema ko, guys, yung kasi taas pa ba siya. Dati is ano, yung parang stress, sobrang stress siguro ko yun. Umabot siya na 150 over 100. Then, pina-advise ako ng doktor na mag-blood chemistry. Yun, wala namang nakita. Yung nakita.
Yan guys, yung ano, yung problema ko sa dugo, mataas, tapos ano yung pag nag-check up ako sa ano, sa hospital, yung pina-check ko lang sa mga likod, balakan ko kasi medyo masakit. Then pag BP ng nurse sa akin is 150 over 200 yung BP ko. Tapos pumunta ko ng doktor, sabi ng doktor, pag-blood clot daw ako kasi ano, sa urine ko, yung parang ganun lang infection, tapos natanong ako ano bang nangyari sa akin, tapos ako sabi ko, hindi ko masyado makahinga doon pag ano, pina ECG ako, tapos pina x-ray ako sa ano, balakang. Yun, natakot ako sa ano, sa ECG ko na result basis ano, kasi yung finding is cardiac. Ngayon, basta may cardiac. Yun, natakot naman ako, na-stress naman ako guys. Kahit ano naman pumapasok sa isip ko, yun. Sabi ng doctor, ano, sir, ano, magpaano ka, sikan ECG ka, kahit hindi na dito sa hospital, doon ka na sa private kasi para madali. Yun, nagpa-ECG ako guys, kasi yun kasi nakaka-trigger sa atin guys, na-stress na ako. After nung guys, yung saka pag-ECG ako, submit ko yung ano, result ko is ano naman daw, okay naman daw. Yun, parang nabunutan ako ng clinic sa dibdib. Sabi ko, ay ba nga lang siguro itong nangyari sa akin. Diba? Grabe ang anxiety guys, nakakasira sa buhay natin. Kaya dasal lang tayo, dasal, topic lang sa taas. Then, think positive. Pag umatake na si anxiety, gagawa kayo ng ano, makakalibang sa inyo. Makapag convert ng isipan nyo. Yun lang guys, sana nakatulong tong video na to para maiwasan natin ang anxiety. Laban lang tayo guys, marami tayong nagkaganito. Kaya ako hindi ko na-expect na nangyari sa akin ito. Kasi after vaccine, 2 days after, yun na nangyari na sa akin. Yung nasa isip ko isang vaccine talaga yung dahilan sa anxiety attack. Yun. Salamat guys, sana gumaling na kayo sa akin. Ako control ko na yung sarili ko. Minsan-minsan ganang umatake yung anxiety ko. Pag umatake siya, alam ko na kung ano, paano i-control, anong gagawin. Yun. Basta kayo guys, kaya nyo rin yan. Kaya ko, kaya din yan. Mawala din siguro to sa awan ng Diyos. Salamat po and God bless.